Meron kasi akong natanggap na report galing sa inspector namin. May nakuhanan daw ng video na may tumanggap daw na pira kasamahan namin para magkano lang yung ibigay niya tapos yung trabaho mo, yun ang kapalit. Ano ba yung pinakaiba ng information report? Anong nangyari, sasabihin sa client kung ano yung mga nangyaring sa pwesto mo. Pwede kayo dun sa napanood ninyo na ano, no? Na small content na tayo siya. Ito, yun ang next video. 1, 2. Alright, mga idol. Welcome back dito sa ating channel, no? Ayan. At sa video na ito, magbibigay lang tayo ng sample based doon sa request ng ating subscriber. So, naka-receive ako dito ng comment, mga idol, no? Ayan, nabasa ko sa comment. So, may nag-request dito. Ayan, so basahin lang natin, no? So, binura ko lang yung pangalan niya kasi based to, no, doon sa scenario, doon sa post niya or sa duty niya. Ayan. So, sabi niya dito, no, ni 59, "Hi, Lods. Lagi po ako nanonood ng mga video mo. Mag-request po sana ako kung ano ba ang dapat gawin. Meron kasi akong natanggap na report galing sa inspector namin dito sa bangko." Ayan. So, it means sa bangko to nasa yun si 59, mga idol, no? So, wag na natin banggitin. So, yung sa sample ng report natin na gagawin, iba na lang yung bangko ilagay natin. Hindi itong nilagay dito ni 59. Ayan. So, as per ni sir, may nakuhanan daw ng video ang isang customer ng bangko na may tumanggap daw na pira kasamahan namin para paunahin sa pila, maka-withdraw agad sa ATM machine. Ayan. So, sana daw mapansin. So, it means mga idol, para i-priority yung isang customer o yung nag-withdraw sa ATM, nagbigay yata siya, no, ng pira dun sa kasama natin security or sa 59. Ayan. Dagdag ko lang po, dito kasi sa lugar namin or sa post namin, nag-iisa lang yung bangko na ito, kaya madami ang nag-withdraw. Ano po ba ang report na dapat ko gawin? Ako po ang head guard dito. So, it means mga idol, no, head guard dito si, o siya yung officer, no, ito si 59, ayan. Ayaw ko naman ilaglag mga kasama ko dito at matagal na sila kahit medyo mga pasaway. Ayan, so ayaw niyang, parang ayaw niya gawa ng report kasi nga, bukod sa matagal na yung mga 59 doon, may pamilya din yun, ayan, no. Ang problema, nag-aantay ng aksyon ang client. Ayan, so it means mga idol, nakarating na sa client. Ayan. Sample naman ng report, Lods. Hindi ko kasi alam kung paano sisimula ng paggawa ng report. Ayan, so thank you. Ayan, so sabi niya, no. And mga idol, so ang gigagrap natin ngayon, mga idol, yung sample lang ng report. Ayan. Pero bago tayo mag-start dyan, mga idol, shoutout muna kay 59 Roman Buinapi. Ayan. So shoutout sa 59 Roman. And of course, shoutout din sa iyo, no, 59 Basti Salap. Ayan. So, shoutout sa iyo, Sir Basti. Ayan, idol. Shoutout sa inyong lahat. At dun sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, no? Ayan. So, shoutout sa inyong lahat, no? Mga 59, mga kasama. Ayan. Sana'y maayos yung duty nyo lahat dyan. At syempre, ayusin natin, no? Ipakita natin sa client na deserving tayo dito sa, or dyan, sa mga pwesto nyo. Ayan. Ipakita natin na yung satisfaction ng client. Marits natin yung expected na servisyo na may bigay natin sa kanila. Ayan. So, yun mga Lods, no, kunting ano lang, reminder, dito kasi sa mga ganito, no, actually ano to, no, medyo related to doon sa nauna nating ginawa ng sample, no, yung 59 naman na may complainant na staff na nawawala yung helmet niya nung pinareview yung CCTV, si 59 pala yung kumuha. So, medyo related din siya ngayon, no. Ito naman, tumanggap si 59, siguro kusang binigay nung isang customer or ng client. Client naman kasi ang tawag, no, pag sa bangko, kahit basta pumasok ka sa bangko at customer ka. So, client yung tawag nila doon. Yun. So, nagbigay, tapos siguro bumulong, na i-priority siya, baka nagmamadali. So, priority ni 59. So, sa mga ganyan senaryo, no, wala naman sanang problema dyan. Pero make sure na wala talagang problema. So, walang nakakita, ano mo, ayusin mo. Pero sa mga ganyan kasi nakapila, medyo mahirap isingit yan. So, kung bibigyan ka man ng customer dyan or ng client, tanggapin mo. Pero make sure, wag mo i-priority kasi baka makareceive ka ng complaint. So, mas mahirap yon. Magkano lang yung ibigay niya tapos yung trabaho mo, yun ang kapalit.
mawawalan ka ng trabaho. Ayan. So mag-iingat tayo sa ganyan. So yun ang ano, medyo ano siya, little bribe siya or bribery. Ayan, kasi na parang sinuhulan yung dating eh. Ayan, so may video pa, may evidence. So bukod pa dun, makonfirm pa yun sa CCTV. Kahit na hindi mismo nag-report ng personal yung iba, yung client na nakapila. Ayan, so make sure na walang complaint para maayos, smooth yung operation nyo dyan. So sayang yung pwesto, maraming walang trabaho, maraming nag-aabang dyan. So make sure maayos yung trabaho natin. Huwag nating haluan ng kung ano paman kasi bukod dun, nandyan tayo para magtrabaho at may sahod naman tayo. Before tayo mag-start sa pag-wrap ng report, mga idol, no? We should always remember the six element, no? Sa pag-wrap ng report, which is yung 5W and 1H. Ayan. So ganyan ang pagkuha or pag-investigate ng isang scenario or ng paggawa ng report. Ayan. And of course, idugtong nyo na dyan, no? Yung ginagawa natin palagi, no? Yung why. So bakit. So ilagay nyo dun sa scratch nyo para pag may mga kaukulang tanong pa si client, si agency, may mga isasagot pa tayo. Ayun, so continue sa lang yung panonood, mga idol, no? Sa huli nitong video, ipi-play natin yung sample na nag-wrap natin na report. And of course, tingnan nyo rin dyan sa description box. Nakarating din dyan yung sample ng report natin. Ayan. At kung meron pala kayong mga senaryo na gusto niyong paggawa ng sample ng report, lalong-lalo na doon, no, sa mga baguhan, at may mga gusto mag-repress yung mga matatagal na, just comment down below, no, sa comment section, at babasahin namin ng team informative yan, isa-isa, at gagawa natin ng sample yan at i-picture natin dito, no, sa channel na ito. Ayan. So that's all for today's video, mga idol. God bless. See you in our next video.